Ayan. Paliguan natin si Little Wigwig. Ayan. So, second generation Wigo 1.0 manual transmission. Mga ka-LD. Ayan. The perks of having a small car. Small displacement car. Ayan. Madali siyang linisin eh. Hindi mo kailangang ano, gumamit ng hagdan or upuan para ma-reach or malagyan mo ng sabon tong tuktok niya. Ayan, ganyan-ganyan lang. 5'6 ako, mga ka-LB. Pero nakakaya natin hanggang dito sa gitna. Ayan. So, ano ba yung mga pros and cons nito? So, simulan natin sa pros. So, pros, una sa lahat, yung fuel consumption niya. Yung fuel consumption nito, no doubt, talagang matipid talaga, mga ka-LB. To the point na parang ano mas gusto ko pang gamitin to kaysa sa motor ko. Yung motor ko ano DB150. Parang pareho lang konsumo eh. So galing kami sa San Nicolas kahapon. Bale naggas kami 500. 500 pesos, 1 bar lang yung ano niya. Yung na tanggal sa gas indicator niya. Yun, ganun katipid. So, Abra to San Nicolas is approximately around 100 to 120 kilometers, mga ka-LB. Yun, ganun kalayo sa papuntang San Nicolas. Via Ilocos or Ilocos Norte tayo ha, hindi Abra Ilocos Norte Road. Yun, ano pa? Ano pang isang pros niya? So, madaling i-park. Oh, no doubt, madaling i-park kasi maliit nga naman eh. Ito, hindi TRD version 1, nilagay ko lang. Pangarap ko kasi yung TRD, pero no need kasi sa akin naman kasi engine wise 1.0 engine same naman sa Wigo TRD. Sa ano na lang tayo? Sa Wigo G na lang tayo. Ang pinagkaiba nga lang may ano to, side skirts tsaka TRD spoiler yon. TRD side skirts yon at TRD spoiler tsaka mga ano nya diffuser, TRD diffuser. Pero TRD diffuser somewhat says na nakaka-lowered daw yon, kaya delikado din sa humps. Kaya okay na to. Maganda din dito, small displacement car pero mataas yung ano niya. Yung anong tawag dito? Mataas yung ground base ba 'yun? Gago. Yan, mataas, mas mataas kaysa sa Vios or mostly lahat ng sedan. Ito. Kaya tinawag siyang ano small but terrible. So this is one of the best selling cars ng Toyota, mga ka-LB. So ano pa, maganda rin dito is kahit na maliit siya, spacious siya. Yan, maluwang sa loob. Sabi nila mas nasikip daw yung sa Vios eh. Pero ako, comfortable ako dito. Yan. Tapos manual transmission para ano, mas may hatak. Kaya manual yung kinuha ko. Kasi may hindi naman masyadong traffic dito sa amin pag hindi ka dadan sa sentro. Kaya ano na lang, manual na lang kinuha ko. Mas may power pag nag-highway ka. So ano pa yung mga pros niya? Pros niya, cheaper preventive maintenance. Kahit sa kasa ka palagi, mura lang. Last na PMS ko sa kasa is 2 to 3,000, mga ka-LB. Change oil, oil filter,
linis sa cabin filter or aircon filter, air filter. Ayun, mga ka-LB, dito yung alaga ko. Yun, ano pa yung pros niya? So, pumunta muna tayo sa ano, punta naman tayo sa cons. So, cons, yung mga negative naman niya is that yung road noise, talagang dinig mo sa loob. So, given na yan sa budget car. So, saan mapupunta yung 500k mo? Ano yun? So, yung mga naghahanap ng pala soundproof na features o kaya less road noise, eh ano, mag SUV na lang kayo. Para ano, kasi sa SUV, isa yun sa mga features niya. Kasi design siya for comfort and relaxation in driving. Ito, budget car lang eh. Pero budget car na superb to. Kasi owning this, eh, talagang sulit na sulit, mga ka-LB. Yan, parang hindi mo na mapapansin yung motor mo pag may ganito ka eh. Yan. Tsaka isang pros, hindi ka pa nauulanan nito, katulad sa motor. So ano pa yung isang cons na napansin ko? So kapag ano, kapag mahangin, lalo nung nasa Banawang kami, mahangin, talagang ramdam mo na magalaw siya. Pero controllable naman. Yun lang, pag nag-cruise ka ng 90 to 100, talagang ramdam mo siya. Ramdam mo na parang nagbabibrate. Tsaka hindi stable yung steering wheel. Yan, sa mga bago sa ating channel, kindly subscribe and like. And hit the notification bell, Lance Vlogs, mga ka-LB. Yan. Paligawin muna natin. So ano pa yung mga iba pang pros and cons? Cons, isa pang cons na napansin ko eh, pero maiwasan mo naman yung kapag may malaking bus o kaya truck kang na nakaano sa daan, eh parang ano to eh, parang mararamdam mo talaga yung paggalaw niya dahil sa lakas ng hangin. Pero hindi ka naman masyadong papagit na pag ganun, iwas-iwas din. Kaya nga defensive driving pa din. So ayun, isa din yun kasi kapag nung gumawa ko ng ano, ng manual, isa din yun yung reason para mas alert ka sa ano, sa mas control mo yung sasakyan. So ano pa, mga ka-LB, so masasabi ko lang, owning a car like this, do not expect too much, mga ka-LB, na yung mga features ng SUV eh talagang ano, makikita mo doon. Yung bago ngayon, yung Gen 3, sabi nila eh, meron ng mga ano, sensor sa TRD. Meron ng camera. Ayun, mas madali na naman i-park, pero madali talaga i-park 'to. Kahit yung mga alanganing parkingan na masikip, pwedeng i-park 'to. Yan. And easy maneuverability. Tama ba? So yun, tuloy na natin yung pag car wash. Tara. We'll be right back.